araw po sa inyo lahat, mga kababayan ko, san man sulok na mundo. Ako po si Jimmy, ng Jimmy Aloha Kitchen. Ngayon po ay tanghalian na, may bago akong recipe ngayon. Ang tawag po rito ay apritadang manok. Okay? Ito po ingredients ngayon ay carrots, bawang, green bell pepper, red bell pepper, tomato sauce, tomato paste, liver, chicken liver, patis, patatas, green peas, sibuyas, at ang ating main dish na chicken na minarinate ko na po ng mga 4 hours ng shoyu, pineapple juice, salt and peppers, garlic, and some bay leaves. And also we have what you call that, the chicken broth. Okay? Ito po muna natin ang carrots. Unahin po muna natin ang carrots dahil ang carrots eh medyo matigas-tigas pag inihalo mo. Sibuyas. Ito po muna natin ng mga isa o dalawang minuto para madali pong isapaw dahil matigas po itong carrots eh. Kaya sinapaw natin sa manok. Para medium brown po muna natin. Ayan po, isusunod na natin ang patatas. Prito rin po natin. Para malutong po pagka inihalo, hindi madudurog. Ganyan po ang sikreto ng pagluluto ng mga patatas at carrots. Itayin po na natin medium brown. Napapansin po ninyo na medyo nag-brown-brown na ang nag-brown. Ang carrots. Ito po, mga ilang minuto ipiprito natin ng mabuti until medium brown. Ito pong napapansin niyo po ang ating tong medyo luma na, pero mas madali pong gamitin ito kaysa doon sa mahaba dahil nahihirapan po kong gamitin ito, mas madali lang, ganun lang. Alasin po natin ang carrots at ito ay medyo brown na. Itong aking kawala ay bago. Bagong subok na nanggaling pa rin sa Pilipinas na medyo kumakalog-kalog pa dahil hindi flat ang napili ko. Dapat talaga flat ang puwit. Mahirap po kasi yung matambok ang puwit eh. Na tumas, nasayaw-sayaw. O, tingin nyo at nasayaw. Parang bang, ano, yung hula dancer. Okay.
Hintayin po natin ng mga ilang minuto para makapag medium brown ang ating patatas. Ang ating pong carrots ay medyo ready na. Masarap po yung malutong-lutong. Pagkatapos po niyan ay susunod po natin ang ating manok na marinated. Okay, baliktad rin po natin ang ating patatas. At medyo nagba-brown-brown na ang ating patatas. Ito po ay talagang kinakailangan iprito dahil matigas ito. Matagal maluto at saka ayoko na malabog ang patatas pag sinasapaw nyo sa manok. Iahapok natin ng konti. Mga isa o dalawang minuto pa. Ito pagka sinapaw nyo ay matigas. Okay, ito pong patatas ay napapansin nyo na medyo brown na. So siguro na may pwede na ito. Alisin ko na po ito. At ihapok rin po natin ang green and red bell pepper. Mga ilang seconds lang po para malutong. Pag sinapaw. Konti lang, mga 20 seconds lang. Na binabad natin. Kumakalog ang aking kawali. Medyo kinakailang palitan. Palitan natin. Okay, balik pa rin na po natin. Try po natin ng konti. Ganito yung dikit-dikit na. Madali naman po maluto itong manok na ito. Lagyan po natin ang second batch. Okay, tignan na po natin kung ano ang itsura. Okay, mukhang okay na. Baliktarin na po natin ang isa. Ito ay para maalis yung dugo ang manok dahil sa moneda. Oh boy, para watch out that gotta make sure the chicken cook. Yan po ang sikreto ng pagluluto. Inaklan secure po tayo palagi. At ito po ay binabad ko ang manok na ito na mga 4 na oras. Ilaw pa yan pagkahugas. Ina-drain ko po yung anong tawag dito, yung dugo ang manok, para sigurado pong walang
bakterya. Takloban na po natin at iluto po natin ng mga 2 or 3 minutes. Make sure na ang lugo ay medyo patay na bago po natin igisa. Kalipas po ng ilang minuto, tignan po natin kung pwede na. Medyo maganda-ganda na po. Medyo dry na po yan. Wala na pong tumatagas. Red blood. Ngayon po, hanguin na po natin yung ating hinapkok na manok. Painahin po natin ang konting apoy at tayo magigisa na. Sana po natin ang bawang. Pag medyo brown ay natin para may aroma. Mapapansin niyo po, ang mantika po ay medyo dark color. Yan po ay sa katas ng manok. Ngayon po ay hulog na natin ang sibuyas. Medyo marami-rami po yung sibuyas dahil mura po ang sibuyas dito. Kaya paglasahin natin mabuti. Takdaman po natin para magkasawa po ang sibuyas. Pagkalipas po ng mga 2 minuto, tignan po natin. Alawin na po natin. Okay. Medyo maganda-ganda na at medyo brown-brown na ng konti ang sibuyas at naluluto-luto na. Ayan, isapaw po natin ngayon ang manok na ating hinapkok. Ito po ay kasama ang kapibahay sa dami po na sa akin nilutong ito. Patitigman po natin. Kung magustuhan, edi bahala sila. Ito po ay secret recipe ni Dine Aloha. Ang bawat nagluluto po ay may kanya-kanyang sistema. Kaya ang aking sistema ay talagang mahilig ako sa sute. Talagang bisadong-bisadong mabuti. Para pumasok po ang lasa sa loob ng meat. Mga 1 o 2 minuto pa, takloban natin. Sana po natin. Okay, medyo okay na. Maganda-ganda na ang texture. Ilagay na po natin ang tomato sauce. Tomato paste. Mga halfway lang muna. Mga 1 teaspoon. Ilagay po natin yung pinagbabadan.
Tanggalan po natin ng konti ang apoy para maluto po ng konti. Takpan po natin ng mga isa o dalawang minuto. Saka po natin lalagyan ng sabaw. Nilagyan ko po ng ketchup na mga 2 spoon para ma-blend po ang kulay. Ayan po, lagayin po natin ang chicken broth. Dahil tostado na naman yan. Ganyan muna. Taklaban po natin at pabayaan natin kumulo ng mga 3 hanggang 5 minuto. Isapaw po muna natin ang liver spread, chicken liver spread. Tikman po natin ng konti. Pwede na. Okay, mga 3 o 5 minuto. Pabayaan po natin kumulo. At from there, titingnan po natin kung ano pa ang kulang. Okay, tignan po natin pagkalipas ng 5 minuto. Kung ano yung tsura. Uy, napansin niyo po na kumukulo na. At mukhang malambot na manok. Ilagay na po natin ang ating carrots at patatas. Okay, pagkalipas po ng 5 minuto, buksan po natin at tingnan natin kung pwede na. Diba? Ano masasabi nyo? Napapansin niyo po na medyo lumalikot na at gumaganda ng texture. Medyo matigas-tigas pa ng konti ang patatas sa carrots. Mga another 2 to 3 minutes. Okay. Palambutin po natin ang konti ang patatas. Natin at sustensyahan na natin kung pwede na. Aba, ay kagandang babae, ay kagandang lalaki ng aking apritadang manok. Ilagay na po natin ang ating green peas. Ay anong masasabi ngayon sa puntong ito? Ilagay po natin ang ating pang aroma, pang flavor, at magkakatulo na tumiyamiya itong apritadang manok ni Jimmy Aloha na inyong pwedeng gayahin. At saka kung gusto niyo po malaman ng mga tamang sakap, tignan niyo po sa baba ang pagkatapos ng video. At please like and share. So more video na Jimmy Aloha Kitchen. Ano masasabi niyo dyan?
pulo na, panakasampin natin ng konti, mga isa o dalawang minuto para maluto po yung peas para hindi po mumpanis. Buksan na po natin at tingnan natin kung anong desisyon. Aba, ay maganda maganda na. Ipakain na natin ang ating alani at ready po serving spoon or serving plate. Hindi na po ako naglagay ng patis at baka maalat. Kaya na po maglagay ng patis kung gusto nyo dahil medyo nakaka-high blood po yung patis. Yung maalat, kaya na po mahal magdagdag. Liver spread para malasang sabaw, kaya na po bahala. Panamang-panama na po yan sa akin. Okay po, nalagay na po natin sa serving plate. Okay, ito na po yung ating finished product na apritadang manok. Simpleng-simple lang na kayang-kaya nyo. Okay, hanggang sa muli. Pero titikman ko muna para makita ko sa inyo kung gano'ng kasarap. Okay? Ito po yung aking apritadang manok. Tikman po natin. But anyway, bago natin tikman, ay introduce ko sa iyo ang aking bulaklak. Dahil mahilig talaga ako sa bulaklak. Ito'y orchid na tinatawag. Mahilig po ako sa mga magagandang bulaklak at halaman. Okay, tikman po natin ang aking recipe. Kanin. At sabaw. Tikman po natin ang manok. Kain po tayo, mga kababayan ko. Panalong panalo. Hanggang sa muli sa panibagong recipe, kung kayo po ay may suggestion o comment sa aking video ngayon, ay please like, share down below. Hanggang sa muli. Aloha. We love you all. God bless.